Last weekend, I was able to meet one of my oldest friend, Kevin. He is a medical coder during the weekdays, and by weekends, he shoots photos professionally to express his creative ideas. And in this video, we talk about yung creative struggles namin, our career, and having a family in the near future. If you feel interested about dun sa mga topics na sinabi ko, stick around until the end of this video. And if interested ka to hear the whole conversation, I'll leave a link down below to my podcast. And ayun, this video, hindi siya ganun kaganda compared to my usual na ginagawa. Kasi we record this episode under basement parking inside just my car. Pero sana ma-enjoy mo pa rin and hopefully you'll get something out of this video. Enjoy! So ito, parang more on adulting ulit na kaya niligyan ko ng video. So okay. Para sa'yo, parang ano yung i-consider mo since diba lumipat ka ng work, parang kinonsider mo yung a greener pasture. Paano mo masabi na mas okay yung working place? Ano yung i-consider mo for a company to be a good working place? Ganun. Pinaka nag-drive sa akin na lumipat sa company na yun is yung mga naririnig kong feedback sa mga ka-work ko before. Marami nagsabi na okay yung management, mas maganda yung process nila, yung pag-disseminate ng information, yung mismong working area, parang mas driven siya sa goal in a way na walang natatapakan na ano, parang hindi ko ma-explain eh, pero more on healthy yung environment kasi parang mararamdaman mo sa working area na pinopromote nila yung professional growth compared sa numbers. Kasi sa previous company ko, more on ano sila, output. Pero sa current ko ngayon, aside from the output, tinitake into consideration nila yung effect nila, effect nung ganong klaseng workload sa tao. So, hindi sila basta, ito yung kailangan, ito lang. Parang ganun. So, parang bigay ka ng specific sana example na ano yung isang nagawa nila na parang naapektuhan yung personal growth mo? So, in terms of professional growth, napansin kong mabilis yung promotions sa current company ko. Yung iba kong kakilala, parang a year or wala pang 2 years na promote na agad. Well, in the previous, minsan tumatagal pa talaga siya. And it's common naman sa ibang company na it takes a while before ka ma-promote. Sadyang ang bilis ng expansion ng sa company ko ngayon. Kaya masabi ko, since mabilis expansion, mabilis yung professional growth kasi may room for promotions, may room for improvement lahat yung tao. So, paano ba? Wala kasi yung idea sa corporate. Mm-hmm. Anong... Pero yung ang isa kong narinig commonly is yung mga kasama. Mm-hmm. Ewan ko, parang sa kanila ang laking factor nung okay yung mga kasama nila, okay yung mga coworkers nila, walang hilan, pababa, ganun. Sa'yo ba, parang kinonsider mo yun? Or hindi masyado? Or parang mas stoic ka na wala kang pake? Generally, hindi siya kasama sa priorities ko sa pag-iisip kung saan ako lilipat ng company. Pero... I'm not saying na hindi siya good thing kasi ngayon yung nilipatan ko, andun yung mga previous ko rin naka-work and based on experience, wala akong naging problema na kasama sila. And since sila yung kasama ko ngayon, magkakakilala na kami, nakag-work na kami before ng same process, alam mo, mas smooth na siya kasi magkakakilala na kayo. Iba kasi yung tulungan ng sa team na magkakakilala kayo kasi yung tulungan lang just because na magka-team kayo. Iba yung tinutulungan niyo sa isa na kumari, may kulang pa yung isa, tutulungan niya. Kapag may questions, kahit na hindi mo naman trabaho, natulungan yung kasama mo sa process nila. Kung since magkakilala na kami, ayun, pinupush namin isa't isa. I see. So yung tingin mo, yung okay ba yung job hopping para tumaas ng tumaas sweldo? I mean, tingin mo? In terms of salary, nangyayari yun sa iba. Pero personally, I don't think that's a good idea kasi if you go job hopping, it says something sa character ng tao eh. Parang wala siyang sense of loyalty, kumbaga, na kung ito umalis din agad after tumaas yung salary,
what makes me think na pag inaccept ko to sa company ko, he or she won't do the same thing, di ba? I prefer na magstay ako sa isang company and dun ako maggrow kaysa yung lilipat ako ng company for the sake lang na tumaas yung sahod ko. Okay. Kasi naririnig ko din, parang pagka wala ka ng growth, parang doon ka na talaga lumipat. Mm-hmm. Tingin mo, mga gano, or wala na, hindi mo naman sabi kung kailan talaga, parang may wala namang study na nagsabi at 6 months, at a year, at 3 years, may hit mo na yung parang. Pero ikaw, on an ideal parang basis, mga gano katagal yung okay ka ng lumipat if parang hindi ma-question yung loyalty mo or kung yung parang okay na time period na ay sige okay na akong lumipat kasi parang wala na akong growth. Ang hirap naman na kumari 3 months ka pa lang nararamdaman mo ayaw mo na pala, hindi ka na nag-grow. So parang sobrang bilis naman nun. Personally, I think siguro mga 2 years before you realize kung meron ka pang i-grow sa company or not. I think it's enough time to consider kung ano pa yung pwede mong gawin para sa company. Ako kasi nalalaman ko lang kung meron pa akong pwede i-grow if feeling ko meron pa akong matututunan. And kung napansin ko in the past few months, paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, tas walang room for promotions para sa new responsibilities, I think that's the time na aalis na ako. Okay. Tingin mo ba nagmamatter din kung ano yung goal ng company? Parang sinasabi nila kasi na millennials are passionate about kung ano yung gusto ng company, ano yung goal ng company, ano yung parang gusto nilang marating. Tingin mo ba nagmamatter pa yun? Case to case basis. Kasi ako, I'm not just looking dun sa goal. Kasi iba yung goal ng company sa actual na ginagawa. So, what I'm saying is, naka-focus ako dun sa nararamdaman kong process sa mismong work area ko. Kumbaga, kahit pasabihin natin ang goal is to reach yung ganitong expansion by this time ng pinopromote yung professional improvement. Pero kung the actual na nangyayari is stagnant, na paulit-ulit lang, day in, day out, ito yung process natin, ito yung ginagawa natin, hindi siya magmamatch. So ako, hindi ako nakatingin sa goal nila. Rather, I look at ano yung reality, yung nangyayari, and ano yung nakikita ko in a few months after that, kung parang ano yung i-expect ko pa. Parang ang ano dun, parang ang gusto kong iparating doon, kumari, ako, I like this startup, gusto ko yung aim nila, tulungan yung mga empowering farmers, ganun. I see. Parang connecting yung farmers to mga common people para matulungan sila, parang to invest. Yung ganun, parang do you think nagmamatter yun for parang people na piliin yung company na yun to work with, ganun? It matters, pero I can't say na on a personal level, I can't say na specific ako with regards to that. So, possible na there are people out there na focused on kung ano yung goal talaga ng company before sila mag-apply doon. Pero, practicality speaking, mas focused ako sa kung ano yung kaya kong itulong doon sa company instead na ano yung goal ng company. Okay. Move na tayo sa new topic. Okay. Ito yung parang early this year, sinabi mo sa akin, kasi parang naramdaman ko na hindi na ako nag-grow, stagnant na kung ano man yung with my career sa Sun Life, parang hindi, nahihirapan na ako. Mm-hmm. Parang sabi mo, always have a plan B. Yeah. So, ang gusto kong tanungin dun, parang hindi mo naman kailangan palitan yung goal mo, di ba? Parang kailangan mo lang ng new plan. Yeah. I'd say it's a 50-50. Kasi minsan, baka kaya ka nababurnout or kaya hindi nag-work yung plan A mo is because your goal is something na hindi tugma dun sa current actions mo or sa current path mo. So, minsan, you have to revisit yung goal mo. Is it still
a smart goal pa ba, kagaya nga ng sabi nila? Or is there something na you have to change sa goal, tapos i-reinvent mo yung parang actions mo para mas ma-meet yung goal mo? Kasi minsan, nag-set, yung unang goal na sinet mo is something na too far off pala sa reality. So, kaya kahit na anong ganda ng actions mo, minsan, parang walang nangyayari. So, I'd say na hindi siya required na baguhin yung goal, pero sometimes you have to revisit kung sakto pa ba yung goal mo, or sometimes may mga opportunity na nangyari na kailangan mo ring baguhin yung plans mo. Okay, ito. Pag-usapan natin something personal sa ating dalawa. Yeah. So, parang kanina, pag-usapan natin yung product market fit. Parang kunwari, ito, ako, ang plano ko kasi, ang tunay na plano ko is to use itong mga content na to to boost yung brand ko as a sunlifer rather than yung mag-PM ako randomly. Parang gusto ko talaga magbigay muna ng value instead na, alam mo yun, kakabig kagad. Parang give, then tsaka ako mag-ask. Okay. Pero yun nga, nagiging problema natin is yung product market fit. Parang masyadong deep tong ano, tong masyadong may sense for the common people na parang gusto nila yung entertaining lang, shallow. Yung ganun. So, parang tingin mo, how could we adjust yung ginagawa natin para matap yung common market, or alam mo, parang ayun, parang yun. Gets mo naman yung tanong na yun. Yeah. Eh. Feeling ko kasi it all comes down to marketing eh. Parang paano mo ma-advertise yung sarili mo? Kung natas, kaya sa ngayon, hindi pa natin na tatap yung dapat na target market natin. It all comes down to type of advertisement na ginagawa natin. Kung hindi pa natin nahi-hit talaga yung target market natin, it only means kulang pa yung pag-a-advertise natin sa sarili natin. Perhaps we should try to tap other social groups, kasi maaring yung current network natin is something sa is a group of people na hindi pa talaga tugma sa ano natin, sa creative style natin. Why not try to get a bigger network, meet other people na, kasi kapag marami kang nakikilala, mas malaki yung tendency na parang diba, syempre different groups of people, different markets, different styles yan. So the more na marami tayong nakikilala, the more na mas malaki yung chance na tumaas yung market natin, mas mahihit natin yung market fit. Pero kasi ako naman, isang nahihirapan din ako how to ethically market yourself. Parang ang, what do you mean ethically? Parang kunwari, hindi ako sanay na uy, makinig kayo sa podcast ko. Uy, may YouTube channel ako. Or magpo-post ako ng mga parang ang lame na ng mga quotes or ask me how. Parang sounds bullshit na talaga para sa akin. Okay. Yung alam mo yun, parang yun nga, ito parang ito mas may value siya ipapakinggan mo. Pero ang tagal. Yeah. Matagal. Takes time. Unlike yung ganun, pero mababaw. Parang parang pagbibuild lang yan ng relationship. Go deep rather than ano, ay go wide and deep rather than shallow. Alam mo, parang yun, dun lang naman ako nahihirapan sa yun, yung parang meaning ko ng ethical marketing. Siguro ano, ewan ko, I mean it's just for me, pero kasi siguro we just have to focus na lang muna sa gawa natin. And then parang let yung ano mo mag-speak for itself. Yes, let your work speak for itself. Tas it takes, I know it takes time, pero gaya nga nung halimbawa sino nagsabi, yung author ng book, yung sa grit. You have to stay gritty. Which means regardless yan kung nai-hit mo na ba yung market or hindi, you just have to stay consistent with what you're doing until the time comes na nakikilala ka na based sa gawa mo, na kahit na hindi pa nakita ng tao na ikaw yung may gawa ng project na yun, and yet the moment na makita nila, ay si ano gumawa niyan, yun yung talagang pag na-hit mo na yung ganung time, it means nakuha mo na yung branding mo and meron ka ng certain level of market na nakuha mo na. Ito parang since grade 1 magkaklase tayo, diba? Ilang taon na ba tayo magkakilala? 2000 to 2006 ang elementary ko eh. Ah, talaga? Oh, so grade 1. So, 2000 yun. 19 years na halos.
Yeah, 19 years. Tagal na. Almost 2 decades na. Oh. So, since parang, di ba, ano na tayo, mid-20s na, ako going 26 na this year, naisip mo ba na, yung, kare, meron na, umatin na tayo sa binyag, something personal na tong tanong ko, tapos may nakikita ka nakasal, may nakikita ka nagkaka-baby, parang, thoughts about having family na? Yeah, meron na. Kasi, ayun ko, gaya nga sabi mo, nasa ganung hit, nahit na natin yung ganung mark ng age natin, 25-26. Maybe for iba, medyo bata pa siya, pero if kagaya ko na surrounded ako by people na may mga family na, hindi mawawala yung ma-influensyaan ako na parang nag-iisip na rin ako tungkol sa ganun. Tingin mo, what, parang, how do we need to prepare for it? Parang, sa akin kasi big deal yun eh, na parang hindi siya yung basta-basta mo dapat parang hindi mo pinag-isipan. Mm-hmm. Hindi ka thoughtful about doon. Yun. Parang tingin mo, ano yung mga parang, since nga parang naisip mo na, ano tingin mo yung parang pinagpe-preparean mo parang to have a family? Number one would be stability. Kailangan meron kang certain level of stability before ka mag-start ng family. I can't give specifics, pero kasi kanya-kanya naman yan eh. Like, baka sa iba, okay na, stable na sa kanila yung at least may 100k ka na savings. Yung iba, 200, 300, 400. It goes, it differs from iba-ibang people, iba-ibang tao. So, pero the fact remains na kailangan meron kang certain level of stability before you start having a family. Like, on a personal level, siguro at least a minimum of 300 with savings. Mm-hmm. Para kasi kasama na dun yung unang expenses, like yung sa bahay, mm-hmm. sa kung mag-start na kayo ng anak or mag-anak na kayo or whatever. So, other than that, siguro yung psychological aspect na sure na ako na gusto ko na ng family and kung ready na ba talaga ako mentally na yung, kasi syempre iba pa rin yung kahit pa gaano kayo katagal ng special someone mo, nagbabago siya kapag kasal na kayo. So, you have to be prepared for that. Hindi yung sinasabi lang na, ay, ready na ako, go na. You have to really think about it first. So, paano ting, napag-uusapan ba yun? Wala akong girlfriend, so wala akong idea. Napag-uusapan. Kasi kami yung girlfriend ko, nag-uusap kami. Uh-huh. Pinag-uusapan namin kailan, anong plano namin, kailan mag-start ng family, what year, anong age, ano yung kailangan. Uh-huh. So, you have to talk with your special someone first. Kasi kailangan open communication kayo regarding that. Tingin mo ba dapat you fully know yourself before ka mag-marry? I mean, ako kasi, ang pinaka nag-hinder sa akin parang to try to be in a relationship is ang dami ko pang gustong i-try, ang dami ko pang ventures na gusto gawin, mm-hmm. na parang pagka, ang hirap kasi pagka nawawalan ako ng focus eh, parang laging may magde-diminish, may mm-hmm. masisira. Tingin mo ba dapat fully tapos mo na yung ganun or pwede kang maging to be married, to have a family, in the process of building, raising a family ka while still searching for what you want? I don't think kailangan sobrang kontento ka na sa parang single life mo, kumbaga. It's okay na explore, simulan mo muna yung, gawin mo muna yung mga gusto mong gawin. Explore, travel, encounter different experiences before having a family. Pero I still, I believe na maganda pa rin yung pag-start mo ng family, merong pa rin kayong mga bagong experiences na ma-encounter. Kasi it's part of an experience na pwede mong enjoy kasama yung family mo. Parang may sense of adventure pa rin kahit na family na. Kesa yung sobrang alam nyo na lahat sa isa't isa kung ano yung hilig nyo, na-experience nyo na lahat. Parang maganda pa rin na merong ups and downs. Mm-hmm. Parang ganun. I see. Siguro nga masyado lang akong takot. I mean, yeah. Kasi ang hirap ang hirap ng parang ang hirap idamay nung child mo.
sa struggles. Mm-hmm. Parang dun... Oh, syempre, you have to find a way na hindi madadamay yung kung may anak na kayo. Hindi madadamay yun. Pero, iba yung bond ng kasama mo yung family mo kung kahit pa mag-hit kayo ng rock bottom. Arang di awi din. It's medyo negative siya pakinggan, pero in a way kasi dun mo mas dun ka mas mapupush eh, pag alam mo at stake na rin yung stability ng family mo. 'Di ba? Minsan may magagawa ka na mas mataas pa pala or mas makakapag-exert ka pala ng effort kung para sa iba, hindi lang para sa iyo. I see. Ngayon, focus lastly, before we end this topic, parang career. So, i-end tong podcast na sa career. Parang, how do you grow or parang, paano masabing ito na yung career path na gusto kong all the way gawin? Or, na-hit mo na ba yung sayo? To be honest, ako hindi pa. I mean, I have a feeling na gusto kong mag-corporate. It has something to do with a corporate life. Pero I'm not sure exactly kung ano. And I'm not 100% sure kung corporate ba talaga. Either way, I'm still on the experimental stage and just go with the flow, keeping my eyes open for any opportunities out there. And more on, focused ako ngayon more on sa professional growth. Taking in kung ano man yung pwede ko matutunan. And then, I guess we'll see. Ako kasi nung last time tinanong ako ni Tan, tingin mo ba dyan ka na sa Sun Life all the way? Wala akong ano, parang hindi ako nag-atubili. Sinagot ko agad oo. Kasi pero hindi to the point na ito lang gagawin ko. Yun naman parang ano, ready ako gawin to hanggang katapusan. Yung ganun, sa ganung alam ko na pwede ko tong gawin hanggang matandang-matanda na ako yung... Pero mas gusto ko siya yung talaga mag-advise ka na ng ano, ng about how to handle money, ganun, how to save, how to invest. Hindi yung parang nagbibenta ka lang. Yeah. Parang, yun. Parang mas may sense of fulfillment kasi kapag natutuwa mo. Parang may purpose, may purpose talaga ako sa advisor pag ganun. Yun, parang kasi, yun, parang ako lang, kaya natanong ako kasi nung tinanong sa akin yun, parang, nasagot ko agad. Pero, not to the point na yun lang yung gagawin ko. Parang may kasamang filmmaking, may creative, may other business ventures pa na siguro kung ano man maisip ko, yun. That's just it for me. Paano mo gusto i-close tong, since nga, parang, paano mo gusto i-close tong podcast na to? I mean, how will we end this? Bigyan mo na lang sila ng malupit na linya. Kung ano man, kung may isip ko man. Regarding career? Oo, or regarding parang self-growth or... Self-growth? Personal growth. Okay. In terms of self-growth, whether it's personal or professional, I think, wag tayo magre-rely lang sa kung anong opportunity yung meron dyan. It has to, kailangan mag-start siya sa sarili mo. You have to look for ways to grow talaga. Hindi yung kung ano lang kapag kung ano lang yung binigay sa'yo, dun ka lang magbe-base. Kailangan you're constantly on the look out for anything na pwedeng makatulong sa'yo to grow. Like for example ako, sometimes nanonood ako ng mga inspirational clips or ng mga parang what do you call this? Parang, alam yung parang mga talks na about professional growth. It helps kasi may makukuha kang tips every now and then. Kahit na hindi siya yung sobrang specific, makakuha ka ng idea and yung idea na yun, it is something na pwede mong, dun siya magsisimula until it grows to something bigger. So, I guess, ganun lang. So parang be patient, tapos keep grind. Keep grind, be consistent. Alright, yun lang. This is it in this podcast. Bye! Bye!